Ready? Kamar? Wala na tayo skriyado, skigit, kamar? Hello? Yes. Are you with me? Yes. Hindi isa ang kasawa sa puso kong ngayon, nung ang ginawa mo kambal, ngayon ang malaki yung Diyos, hindi kayo kitang kambal, mga gawa ka, okay, let's read this responsibly. I will read verse 5 and you will read verse 6. Here today, I will start in verse 5. Hindi lang ko limabasa ay English niya ang Bible. Kanoon siya napasulot si Isos sa Banwa, sa Kapernaum. Binsugata siya sa isa kakapitan sa mga soldado na Romanon. Nagpakitlogay siya na nagsiling. Verse 6, read it, start. Verse 7, nagsiling. Nagsiling si Jesus sa iya. Sige, tatuan ko siya kag ayuhon. Verse 8. Ready? Sir John, ihaw ko siya control. Ito kaya yung nadala akong control. Ready? Start. Verse 9, naguluan ko ini tungod kay ako sa idalo ko sa mga opisyal kag may mga soldado man sa idalo ko. Gani kung magmando ako sa ila o sa isa, lakat nagalakat siya. Kag kung magmando ako sa isa, kadto di o kadto diri, nagkakadto man, nagkakadto siya. Kag kung ano ang akong ginasugo sa akong ulipot, ginahimo niya. Verse 10. Pagpapagay sa ito ni Jesus na tinanagay siya, ang sating siya sa mga tao na nagsugo sa iya. Sa pagkakaroon, wala ito yung ako nakapita sa tao sa Israel na may pagtubo ang halos. Verse 11. Gani, tandaan ninyo ini, madamo diin nga bahin sa kalibutan ang magapungko sa punsyon lupitan si Isaac ang hakog sa paghari sa Diyos. Verse 12, ready, start. Verse 13, duman kita, nagsiling si Jesus sa kapitan, pauli ka, natago ang imong ginatuhuan. Kag sa sakto din na iyon, nagaayo ang sinuguron sa kapitan. Let's turn to another passage, Matthew 15, 21 to 28. I will read verse 21. Nagaling si Jesus sa ito na lugar, kag nagkadto sa mga lugar na malapit sa Tyre kag Sidon. Verse 22. May isa ka babae na nanon din sa dito. Nagkadto siya kay Jesus na nagpakitoy. Sabi niya, Ginoo, kayo ay gabit, kaluloy ako. Ako na lang ang babae na naman sa malakot espiritu pag nag-aaral si Jesus. Verse 23. Pero wala nagsabat si Jesus ang iyang mga sumulunod na sa iya at nagpangabaybe nga nagsiling pahali na ang babae na ina kay sige lang ang iya sunod sa atong kagagahod sa nagagahod siya. Okay, 24, ready, start. Kay Jesus nagluhog sa iya na nagsiling. Ginoo, huligi ako. Verse 26, start. Nagsiling si Jesus sa iya. Hindi na kayo ang pagkakaw sa mga anak at iluhoy sa mga ito. Verse 27, nagsiling ang babae. Gusto ay natin mo, oh, pero bisan pa ang mga ilo, nagkakaw sa mga usik.
nga nagkahulog sa langisa sa kila agalon. Magdungan kita sa verse 28. Ready start. Dayon ang siling si Jesus sa iya. Nagdakot sa imo patuon. Kami mapatuon mo ang imo dinapayon sa ako. At sa amugin ng Pinoon. At ayo ang iya anak. Let us pray. Heavenly Father, thank you for your word, O God, and I pray that you are going to give wisdom to your servant and understanding to your people. Lord, may sa sining hapon, mahangpanggit namon ang luyag mo ipakot sa among mga kamaturan, pagi sa bulig sa Espiritu Santo. Pinatugyan namon ang kanan sa iyo, Inoong, na may pagtuo sa among pagkipusoon, na ikaw magpahayag at magatilo sa among sa sining pati sa sining imo ulo. Salamat sa iwa at inyong pagamuyo sa ngala ni Cristo Jesus. Amen. Magalimutol kita. Tugod pi ako nga magadala sa sining nga mensahe. Mensahe sa Diyos na nagasiling characteristic of great faith. Magsiling nga nga karakteristik, anong po sila nga dyan? Ha? Ha? Ang karakteristik? Pinaugali. Kung ano ang imo pinaugali, kung dako ang imo pagtuo sa Diyos. Ang mga tawag karakteristik. Para sa pato, kag sa manok, rinlain nila karakteristik. Kung ang manok, kung mag tapos ito, masiling sa dayon. Harap na! Harap na! Harap na! Harap na! Harap na! Ang panugid siya. Pero kung ang pato ko tapos ito, nahambal ka kung siya wala. Wala! Those are characteristic of the animal. Pero, kung ang characteristic sa isa ka tao, kung may pato, kung dako niya pato. Actually, may mga pagtunan sa iba ng mga grupo na ibong ni pagtuo. Actually, sa iyong nasa nga pagtulunan, hindi siya ginano, wala ka pagtuo. Ugali ka ginambal, ginang Jesus din. Kadako sa iyong pagtuo. Gawin mo na pagtuo, pero hindi niya sa pagtuo sa hindi na iyong pagtuo, ginatagal na sa iyo. Okay? So the right theological teaching is not your faith, but rather it is faith in God, which implanted to you. It is not your faith. Hindi niya ka? Sige, patayon ka, kito lang tulog mo sa ako na. Pero dapat patulog mo sa kantor mo. Natulog sila na pero nanti sa kantor mo. Ano? Sana ka na kantor. Ano ko sige. Sa inyong laksyon na itong ginahatag, sa itong teksto, may duwa ka tao na binkumpronta si Jesus. Sino ay nang mga tao binkumpronta? Di ba sa kanilang may madugay? No? Ang centurion kag ang Canaanite woman. Tinitanan mga hindi tumulong. So, kinumpronta sa Jesus. So, ginaginwali ko ni sa agad. That's why I use the word morning. No? So, ilisan ko na. This morning or this afternoon, I will preach God's message about characteristic of great faith. Ano ang inaugali kung may dako ikaw nga pagtuo. Okay. May ari akong tatlo ka prinsipyo na ihatag. Number one is humbleness before God. No? Pagpaubos sa atubangan sa Diyos. In English, humbleness before God. Anong hamla din sa Matthew chapter 8, verse 8b? Ari nagamba siya. Ang centurion nag-reply, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Grabe! Ano ba si Jesus matatagto ako sa ito? Pero ano nagamba ng centurion? Ano ka mong engine dito ang parang centurion eh? Ang rang question eh, opisyal sa sundalo sa Roma. Ano rang question eh? Major. Kag kung major ikaw, may mga sapot ikaw na isa ka kumpanilya ng mga sundalo. Kag ining mga sentoryon, usually, nag-istar sila sa ginatawag, ano gani? Palasyo. Kaya ano nang di-provide sa Roma sa ila. Pero na
kaugnay po. Grabe, no? Ano na lang, Brother Centurion? Ano ang nakita? Ito yung naimis sa takto si Jesus. Ato nila karumpagaw si Saon. Ganyan naman si Canaanite woman sa chapter 15, 26, 27, nagsiling si Jesus sa iya pandit. Hindi ba ayaw ng kuhaon ang pagkaon sa mga anak at ihaboy sa mga ito? Ang babae na ini, tao sa gitna ang balansya ni Jesus na ito. Kaya muna pala sila nila, si Jesus yaw ay ginaghambal ng sakit. Ano ang yaw ang balan ng sakit ni Jesus babae? Ano ang bala? Ito. Kaya imagine na, nagyambalan siya araw, huwag na ito. Ano? Kuhaon ng pagkaon sa mga anak at ihaboy sa mga ito. Verse 27, kang nagsilig ang babae, gusto inaginoon. He accepted that he's a dog. I will explain that later on. He accepted that he's a dog, but still, nagrasyon siya kay Jesus niya. Kang nagsilig ang babae, gusto inaginoon, pero bisan pa ang mga ito, nagkakaon sa mga usik na nagkakahulog sa lamisa sa inaginoon. Grabe yung babae. Wala siya nagsuntat sa hindi pasakitan na hanggang ni Jesus. Di ba? Kaya niya sa tuna, ay itugin man ako. Balaro sa una, ay I will give it background. Kung hindi ganit ka Hudiyo, higkok na ang panulok sa imo. Para sa aton, kita mga hintil, hindi kita Hudiyo, hindi kita makasimpon sa mga Hudiyo, kay superior na sila yan. Kung sa bagay, ginatindugan nila na ang mga rasa sila ni Abraham, pinigil sila sa Diyos. So kung hindi ka Hudiyo, ang pagtulog sa imo mahigko. That's why ang ginagamit ni Jesus, the word, ano ang itawag? Ido. Kaya man ang ido is a very unclean animal. So pinagin pa ito niya, yes, ito ginoon. Pero sila niya, bisa ang mga ido, gakaon man sila na kaladagdag sa lisa. Can you imagine kung ano ang pagpaubos nila? Humility or humbleness before the Lord. Ang sintoryon, dinatnalig siya. Criminal ako, mudano na kumakay, corrupt ako, kang sintoryon. So kung na Roman soldiers na mga corrupt na. Palani ako, ano siya kibo. Sige na Lord, hindi ka lang magtato sa balay mo. Eh, hindi ko yung ang ganyan magtato. Hindi mo sa ato, may prinsipyo na mo. Kung isa daw magtulog, kita pala sa ato, tutol, na nakita kamera na daw busi-busi, na daw nakasala, na hindi kita magtulog sa iya. Na daw nakita ka na hindi pa nakita sa ila. Look at this one. Even those river ang babae at ang sinturyon, si Jesus wala na natulog sa ila, kundi ginpalapitan para ka ginhatar ang ila ginapangayo sa tukangan sa Diyos. Kung ang bali brother ni Joel na grabe niya ang pabor sa Ginoo, kaya lang siya iniro at nasubok. Grabe pa pagkamayo sa iya. Yang ba't ni si Ginoo, but I don't know kung pati ka mo pramuli ng ba sa Biblia. Nga kung ang mga itulog yung patagaan sa Ginoo sa iya na ginatong pagpakamayo, how much more ang mga anakan niya. Hallelujah! Yo! We need to acknowledge and have humility before Him. Na, hindi kaya extreme na kasi, Pastor. Bisa na mo ka man. Tahubo ka, kriminal ka, aklog ka man o ano, sulong sa sitahan. Kita ka na na pinanglan sa pulong sa Ginoo. Amen. And that is how I did to look at. Humbleness before the Lord. Ano ining mo si ano sa humbleness? There are two considerations. There are two considerations. Number one, ano ina? Acknowledgement of sinfulness before God. Dinkilala nila na kami mahigop ang mga tao. Dinkilala nila na makasasala kami. Dapat din ka mo nga ang ato yung iglang pagkamataro masakwanan kay Kristo Jesus. Hello? Hello? Doktrina na ba lang? I hope siguro, Sir Jan, ang atong core values, Church Covenant, kahit ang ginatawag statement of faith na kahit ang ginapapilit sa simbahan, ipapilit mo man natin. Ha? Ipapilit mo na kay Gabriel Lloyd, kahit ialaw ka naman ang halilin at pitali ka na. Para magbasa sa mga membro, nga wala kriya balaan sa
sa silog sa simbahan. Magluwas kay Kristo Jesus. Amen? Yeah. Kita lang nagdalaan, bangon kay si Kristo, ang nasatol. Pero hindi na yung mga kabalaan. Hello? Kaya kung ang unang pangunahon na mo, ma-prevent ang imong kapala, ano gani? Critical. Dahil ka pa nag-look sa haul lang. Inisabla, mong binasabla. Usap balo, isarap ko yung nagtatlo sila, isa yung ang iya yung tatlo bigo. No? Silawa, yun ang sablan, isa lang silawa, yun kaya yung tatlo. Atapatala ng kamo. No? If we have that kind of theological concept, ma-prevent ang imo kapag ka, ano gani? Para judgmental ka ba? Yan ang diablam na nakita lang nila ilang utol na ito sa may lihat. In-judge tayo. Hello? Nakita lang ilang utol na nagkanto si Linda. In-judge tayo. Isang kaubog na. O hindi ka rason na in-judge mo na siya. Hello? Ang ginungulang na kausga siya ako. Kanyo si Amen ko lang. Diyos lang. So acknowledgement of sinfulness before God. Ayaw? Number sa dalo siya. Unworthiness is acknowledgement. Kulang kita kuya belasan pulos sa tubangan sa Ginoo. Kung naman dyan cinturyo, Lord, hindi ko lang magkatos. Wala yan. Kita yung balayawalan. Tama, bigya ka. Higo. Ang babae, nagawal man, Lord, bisya idog ako. Pero sa gihapon, gataon ng idog sa mga kahulog sa lamisa siya. Meaning to say, even though may higo siya at hindi siya worthy, still, he is willing to receive the blessing of the Lord Jesus Christ. Number two, consideration with regards to humility, power is realized. Nakita sa sininduha sa babae at sa centurion na wala na sa iba na source sa pag-ayo magluwas kay Kristo Jesus. Can you see email po natin again? Wala na. Hindi ka magsiling ang centurion o isa kwarta na ipaduktor. Kaya ang centurion niya, mga leader na sa Roma, mga leader na sila. At that time, kapagamok, mga doktor na sikat during the time sa ginatawag 300 BC or during the time of the Lord Jesus Christ. Matthew 6 verse 6 or 8 verse 6, Ginoo ang akong sinugoon, masakit dito sa balay. Hindi na siya pag makahulat pag pwertigin ang iya pag-antos. Grabe, oh, hindi na siya makahulat. So, meaning siya degrading ng iya-aaya sa buong. So, anong gisinong yung katawa niya? Si Kristo Jesus lang. It is only in Christ Jesus where we can have our complete healing. Amen. Sino dirigatin sa prayer meeting ka ng Mergis? Di sa akin tamo. Di. Kaya dubiro mo hata, jimayo, tas kanto na. Si pastor lang na. Ginaw ba, Iloilo ang muli na. Joke lang na ni pastor. Sabi mo, sa toto lang, kaya kapalong mawali yung subo mo. Ay subo ka niya, I'm going to go to Escalante. Escalante, ako si George subo. Like the guys are here, dito ko sa Bakulo. Kung sino ko doon ang igulang na yung karton niya. Ang iba doon mga buto ng butsi nga dalon na si Kimaras. Isilin ko dalon ko ni, i-cancel ko ang Escalante. Amen? Amen! Hello! Masakit pa nung loob nga sa ato. Nagkira natin, siguro na ito, hindi na parang pag-abriya. Okay. So it is only in Christ Jesus where we can have our healing. Ang healing mga utol di wala ni gambar sa balapian. Hello? Kung gusto ka, tuluyan ka, nga mag-ayon ka sa imong nga mga lain bukod dira sa imong mga utol, dangong ka kay Kristo Jesus. Amen? Amen. Hindi pagtulog ka ng sakit utol mo, hindi siya ba naman tao. Kung imo lang ibutangan sa tawahan ng mga balatakot, hindi ka din maayo sa sinakainit mo. Hello? Nahahala na siya. Siya ginagamit ang pangasin. Amen. It is only in Christ Jesus. Another
first slide. In Matthew chapter 8, verse 6, yun yan. O see, but just say the word, my servant will be healed. You know? Yung mga si Jesus, Lord, hindi nang gantos mo lang, hindi hampan na pala, kaya ako si Lord, tumayong it. Pwede na pagtuso. No, na. Sa Iloilo, sa city church, may anak-anak cancer, o doon, kaya mga, no, pero grabe ito yung cancer, yeah? Cancer siya, pero nag-ano? Hindi lang gray niya, o, mga gray, ay, kung ikaw ang pre, luluway ka lang bumay, gusto daw mamirinigan, ano? Hindi daw magalupok, daw malupok na lang, luluway, gusto ka. Isa ba mag-ilis niya, pre, nag-isa lang siya, di trigger niya. So, one night, ito, ipirmi na siya ipanawag sa ako, one night, tuwala na siya sa'yo pala, eh. Ganun, takano siya ng buro, kaya ginadialisis na siya, kapila na siya ginadialisis, kumahan at dialisis. Niya, pastor, hindi na di ko uro ang dukay. Ang bibisitahin ng mga sa balay, kaya isip ko ayaw na sa hospital, so isitahin ko sa balay, pastor. Kasi hindi, katuwan ka na. So nag-gantok to sa Manduriyaw. Kita ang kita ng sitwasyon. Ako sa pagkabla sa tawanan ng mga siya, kung doon makasilita, walang nagtagawa niya ng pag-asa. Pero still, ginimog ko lang ako ng responsibilidad. Kaya kapatid niya, ang paghahayo, hindi man niya sa tao. Ginimog ko lang ako ng responsibilidad. Pero duway ko lang mapunggan ng mga siya ko. Kaya siyempre, tawanan mo pa, emotionally, atas mo. Ipinan ko siya. Kaya ko siya masimple lang. Ito nakita mo nga gaano ko siya. Bro, lahat ko po siya sa pangunod. Ang iya pangunod yun na, Lord, at iuhon, pastor, iuhon ko yung miskin. Ito yung siya hindi lang patayo. Kalawa ko ang iyong ni Lord. Nakita mo man ang sitwasyon sa spirit na ano. So, Ginoo, pinatugan siya sa iyo. Papawayan mo siya, papawayan na. Pati ang binagulang siya muna-una. Ano naman yung spaktor ba? Uliwaan na ngayon kayo, balon pa rin ang pangkakoyin. Pero Ginoo, ayapo mo na punta sa ating pagtuod na sa iyo. Kaya kung ayuhon niya siya, maayok niya siya, Lord. Kaya kung pangamuyo, at ilang tao siya, iimo ka ho. Hindi siya sumigil. Amen. Nung siya nung hindi siya ako, tapos ang pamangyo. Grabe mo ibot ko. Tatlo na na Domingo, sumong kasimu pa. Normal ka ayaw niya pangulang. At kung lahat ng tao, nagbalik, normal yan. Ayan, binadialisis ka, ibigay mo ng buwa, no? Kasi paawaso, hindi mo bubo. Pag yun ko sumatina, tapos yung matina may salaan, tapos ang dugo ng nagbuwas sa laan, ibalik naman si Mulawas. Isay ko yung ibla, lumping yung dialysis tayo. Ipagbuwas ang dugo, lagong. Pagbuwa niya si Mulawas, lagong ang dugo, pagbis ang ating hato. Pagbuwa niya, pula naman siya, siguro yung tinuluan niya. Isunod naman balik si Imo, pero hindi na kumplitong dugo ang naging natugunan siya. Subungan tayo. Nag-ayos siya. Dahil pala kung Ginoo, kung isa sa aking kabuhi, sa aking pagtanaw, ito wala nari. Pero ikaw, wala sa limitasyon na wala imposible sa inyo. Kaya na kuya, kapati ko, may ari nila ng experience siya na. No? Aras dura ko. Wala na kaya gambar ng iba na, wala na nas dura. Kasi kung araw, nagwapa rin ganun, inilap si utong. Kaya gabi si utong. Kaya pagpaw. Experience siya sa itahong sa Diyos. Ako na po ngayon. Why is it? Ang Diyos na ako na ginasupply.
kasi ang mga kanakan. So I believe that God will always provide His own people. So there is power being realized. Then the next is, ang word na dogs ka, grabe niyo. Tama niya ka, masakit ito, abe ang balon sa dyan ka. Sir John, ulit ko, hindi ka mapuslan, idog ka. Ano yung tunulong mo sa akin? Habuyo, sakitan ka, no, di ba? Sakitan ka, habuyo ng tarpon ko. Balon ko, hindi ka muna magsimba, sinang, oh, daw sa tuntok, kasi pastor, right? So, ano ba yan, balon na idog? Kung sa New Testament at sa Old Testament, ang panong magdami ng dog, hindi ko siya, you are the lowest type of animal. Pero tao na minamala ko, so hindi ko siya, basura na dito. Pero ngayon, hindi na tahan ang babae, huwag na tuta. Sige siya ko na huwag siya kung sabi mo. Ang una ang atong kabuhi. A very simple application. Ano application ulit? Christian living, humility, is necessary before God. Ang pagpaupos ko no, sa isang Kristuhanon, kinahalanan din. Amen? Yeah. Hindi mo galong ka, masimpo ka din. Nakasakay ka lang nagalit, tricycle ko si... Tricycle ko no, eh. Ang baso ko, kung kasakay ka, guro sa BMW. Anong nang meaning sa BMW? By means of walking. Christian should always what? Have the characteristic of humility. Papapos! Hindi nga! Kung ano ako yan, kung ano yung experience yan, hindi ka dapat mapaubos ng ito, kaya hindi ko mapaubos ito, hindi ka nagugulo din ang buta, pasto. Pupos na ito yan, baan natin, ilalabahan, ilalabahan, ginoon, nabahala siya yan. So, abe, ang balay mo ito para. Dapat kaibano kita magpaubos sa atong kaugaliw. Ang malas yung mismo, ha? Ang malas! Ang iba, luway nga ang bal. Dapat kabalo kita magpaubos sa dyan? Dapat kabalo kita magpaubos. Amen? Hindi kayo magpinita. Siya martis, bro, siya martis. Dito ko si Escalante. Sino nakita sa atong Facebook? Dito ko si Escalante, nanghatag ko sa Bible. Kita ka sa Facebook, bro. 1,800 Bibles ginhatag. Isa ka ba kalayo sa Escalante? Kadiyo-biyay ko, no? Kaya kung ginahin mo, itawag ko nasyonal, pinahibig ko lang ang Bible, ikatko sa Escalante, kaya ako naman makatko sa Escalante. Pag ako dito, wala kong expectar na ang mugalit na katinahanglanon ang Biblia sa Escalante, damog niya. Damog niya kaya tinahanglan sa Bible. So it's yun, may mga pastor man na daw. Hindi mo mabalos yung doktrina na daw. Kung pastor hulog ng langit, hindi daw Diyos ikas sa bukod. Ha! Lima tato! Ano mo? Yung tinalayo, yung lang, hindi mo pabliha ko, hindi mo ko yung gamit sa kundi awang Diyos. Amen! Kung siya pabalong dito, no? May harap tayo, kung harap tayo, hindi na kita, kaya harap tayo. Buton, di siya nanungan ako yung bisimit ko sa tubangan, sa kalibutan. Dapat ibalik mo din na ang kimayaan sa inyo. Christian living, humility is necessary before God. Number two, padugayon ka ni Wally. Mahala na. Not only humbleness before God, but boldness to come and ask God. May boldness ano ka rin yung ilunggos yung boldness? Isot. Ha? Isot. Daring ka ba? Boldness, may kaisot. Mayroon ang kaisot, naway na base sa kamaturan, naway na. So kung may maisot ka, dapat ibase mo sa kamaturan. Ibase yung makin isot na tatlo sa dito. No? Ibase sa kamaturan, mangisot ka lang, manat isusto. Pero kung wala isusto, mangisot ka pa, eh. Goodbye, ang pinas niya. Boldness to come and ask God. Ano na ang ba si Matthew? Kutso si... Kanon siya na pichinon si Isol sa barwa sa Kapernaum. Dito ba na sa isa kapitan sa mga sundalo, na Romano, na ito siya, nagsiling dinuho at ako tutukuhon. Nagmasakit dito sa balay, hindi na siya makahulat, nagpertigil, at iya pag-antos
sinukan. No, ay ka relasyon sa Diyos, hindil ka. Hindi yan dapat interdino ni Jesus basta hindil ka, tinaman, bawal na sa loob nila. Bawal na, tamang istorya ka, na hindi pa rin at murasa. Amo ng historical background. Pero nagparapit sa akin ito say, daily siya, he has the courage na magparapit kay Jesus. Grabe ha, kapag yung babae. So matiuman, nagaling si Jesus sa ito, kagagkat ko sa lugar, kasi direct ang sidon, na isang babae na kananon. Kaya nag-establish ko, nagpalapit siya kay Jesus, nagpakito ko yung stream niya. Tinungo, kaliwa ko na din. Sabi ko din niya pag-approach siya. Kaliwa ko na din, kalunguhi ako. Wala si Nonie, nangayon lang siya dito. Pero ang tao, madami siya ang muna din ang sitwasyon niya, hindi pa din makita na napaubos. So niya, ang atong anak na babae, dinagamhan sa kalakot ng Espiritu kag nagaantos dito. So, gintanaw ko rin lang ang word na beseeching, okay tayo na? Ang word na beseeching, that asking for help, sobra pa na sa pakitungkoy. Meaning to say, dumara ka sa stage na depress ka na dito. Na wala na nagbib, ikaw sa nakita na paglaon. Ang unang hambal, beseeching din. Meaning nagpagitungkoy sa madalong inibuwa katawo sa kay Kristo Jesus. So if you have the boldness to come to God and ask God for your own help. So kita mo ang grabe. Today, makita ka ang consideration. Number one, boldness in coming to Christ. Sinabla ka naman. This, by the way, kada may police din, may prayer meeting, no? Sino kay gabi ng prayer meeting? Let me see your hands, please. May pala, ipuhin. Gusto ko may upon this calib. Yung bata, huwag lang lalaki. Pinanawag siya kagay na, dinalaw siya sa ilang squad leader. Para manawag. Kahilipon siya. Kahilipon siya sa niya pa. Aral ako sa punto nga daw mabakaot ito eh. Hindi lang wala ako sa pinigay ka. Aral na hindi niya pa ang training at baby niya, survival, wala taong. Binaboy ko sila sa pintong bukit to. Zero visibility. Within 15 days, survival na. Kasi nga, yung batong araw nila po. Kita nila na daw ginakaaw, sapat ang mga nila, parang nabuhi siya. Pero nalapuwas ko siya, sige nga, sige ko nung maubos, grabe pag nila na-training. Sige nga pa, pag ako may uki, magpagdating yung pag-uwi, malalampuwasan. Ito, hindi ko kaya ano siya ko, haw? Ito, halaman ko sa 50-50, ha? Kasi ito, mabataw ko lang, ako. Sige ko, ayun ko, pili, sige ko, kumakuli ka din yan, at pwede yung na-engineering ko sa sakiyo. Pero kung nandito ko na, nagla, wala ka yung pili, kung sino sa tingin. Kasi nandito sa 30,000, 1.5 lang nakapasar, sa 1.5, 400 lang nakapasar, araw ka rin ako, sa 400, 377, sa subong sa 377, disring pa rin, ara ka kaya ako. Hindi na yan sila na, hindi ka pupuntong sa Diyos, gusto ka ito sa mga. Hindi siya. Way-way ko iba na matiyan. Gulpi lang patay ang cellphone. Hindi na naman. Sino kayo patay ang cellphone na? Naging po sa squad leader, bakit nag-ibig ko? Siya. Kaya ko, tiyan lang yung ba? I love you pa. Yan ka po yung mga, hindi ko siya. Yan sa nung kukuli mag-arto, hindi ko siya 25, kaya may ara kami na, ano galing na, incorporation. Wow, hindi ko kasi sa punto nga ipakita ko karoon ng picture yan, hindi ko siya. Hindi ko kaya natin lang blessing si Ginoo sa iyo, naman. So sigur sa pili, bawal ko din katawag na di pag-uwal ka sa ano mga squad leader. Sa sulong sa pili, bawal ka na, na-picturean. Din-picturean ka, din-award ka sa ako. Patay naman yung sipo. Pagka ang kaliwa, kadali lang ikay gambal na pa, babay ka pa, hindi ko doon siya. Dati ang higit, bugay na patay ang ito. So I do believe, boldness in coming to Christ. I want you to uphold tayo. Pangamuyong inis tayo, ibutan niyo siya sa priority list. Hindi mo na kung ikabibili, hindi mo na ando. Isling ko, kapon nyo dala ang ngalan, ang inyo lang din na
Pero ka, nakita ko ka, yung kaya yung physical, kahit isang bata mo, taas. Pero ang hindi ang kaya, ang psychological, ang emotional, breakdown ni siya. Hindi ko lang kung nahanan ni siya mga mata sa tupan ni Pero. But I do believe, kung mag-isa kita, kung magpangamuyo sa Ginoo, ang Ginoo mag-graduate siya na itong ginapangamuyo. Amen! And that is how no relationship, they are Gentiles, they are sinner, they have the understanding of who God is. Tapos ang Kristohano, nanapunta kung anong Diyos. Sabi mo, mayarap na grupo nga, gabawi-bawi, sila naluwasan, hindi kong kasala ka, hindi ka na maluwas. Oo, sila sa'yo, pina. First of all, our worship the Lord, when we worship Him in the beauty of His holiness, si Padalong ka, ang Ginoo, kung sino siya. Siya ang Diyos, hindi makatalikod, siya magkatakal. Amen! Siya ang Diyos, hindi kita nito siya magkatakal. How much more? Din sa pati ka ng intel, singer, kita pa magkatakal na, hallelujah! I do believe kung magpadayon kita matutong, padayon kita pagdala sa kalab, din sa sinig na simpahan, God will continue to bless us. That's what I believe. How about us, Christian? Paano kita? Do we have the boldness to come to the throne of God's grace? May harap lang kita kaiso sa pagpalapit sa trono sa lugar sa natong Diyos? Don't stop worshiping and asking God, brothers and sisters. It is God's own grace. Hallelujah. Number two, not just only boldness to come to the throne, but boldness in asking God. Kita mo yan, wala, Lord, ako na yung ako hinahin, ako na ako kinalalon, Lord, wala ko na hindi mo, wala ka. Nabi-nabi kayo nga itong major na bukasyon rin, panguma, sino ba siling sa imo nga pagtanong sa tanong, ikaw did sure nga buhay na? No, it is only God's own mercy na ginapabuhay ka na, hello? Ang muna yan na ito ng pangabuhi. May series of teaching ako dito sa Bakulod. Misin ko, ano na minahaman na living by faith? Eh, dami ng Kristo, ano na yan? Kami, nagkabuhi lang kami sa pagtuo. Ano yung nagla? Dito there are three dapat para magpalaw sa Christian. Na kung maghambal ka, nagkabuhi kami sa pagtuo, meaning to say, your life personally, directly by God's grace. May direksyon ang iyong kabuhi sa tinatawag pulang sa Ginoo. Hindi, ang iyong pagkakataon is always guided by the Word. Number two, when we say living by faith, it is not only directed but dedicated to God's Word. You are guided by God's Word and now you are what? Dedicated sa trabaho sa Diyos. Mag-uwi-kabi, huwag katabalon ha. Sa iyong sigong posisyon, milyon na tao gandong sila na makasirong sila. So, ara ka na nila, gusto mo magwa. It's very embarrassing. I'm not saying na detailed ka tayo. Pero milyon na tao gandong na makasirong na puta. Ang imo sa mong position, millions of people na gandisar sila. Go ahead. Just ask God that He will sustain you. Pambalalang pwedeng Ginoo sa iyong pangamuyo when you wake up. Kaya alas dos na tahong bugtaw na sila. Sa pinig, liya, bawal na yan ang pagbugtaw mo. Ang iyong tululugan, biyaan mo, inapransa pa na iyong tululugan mo. Paghimos mo sa iyong bayo, sa iyong hapon, tanan. Pagdiya ko, plansado na tanan. Once hindi na niyong himungot, tapos ulit. Masarangal, plansado mo mong higaan. Because according to the Italian of the military academy, that is your first accomplishment. So pagbangon mo pala, dapat may accomplishment ka to clean up sa imo na ginatulungan. Sige. Anong magpagaya niya sa Diyos? To solve serious problem. To solve his capacity to help, to looking at the capacity of the Lord Jesus Christ to help. Gintulog sa sining dua ka tao na si Jesus may kapasidad sa pag-ayon. Gintulog sa sining dua ka tao na si Jesus may kapasidad sa pagsulbar sa mga problema. Hallelujah. Next, amuling katapusan. Hallelujah. Buksan na atong karoon. Faithfulness to believe on God's word. Ah, ano siya? Bro, bigyan na po sa ato pa. Faithfulness to believe on God's word
at abil. Ang pulong sa Ginoo kag iya abilidad. Okay, may katapusan diri, hindi na lang na pag-asahon. Ano yun na? May duha ka recognition, faith on God's authority. Lama si Toriot, ako yan may lang ko manulor. Walang tako, taugong ko, kapati na siya. At kundi yung bali, kapati siya. Kung magro, kaulor. No, I give recognition, just authority in Jesus. No? So it is faith on God's authority. And the third is, ano? Faith on God's ability. Ang faithfulness wala ito. Ang word wala na faithfulness, balik ba? Ang word na faithfulness na, balay na kung ano ang kaulubad siya na. Magkamalagay sa tao ba, Brad, patungtong tagit. Wala na nabasa siya, tindas. Hello? Tatlong area kung nakalulong tao na matutong siya. Number one, may ginhatag siya na time sa simbahan. Ikaduwa, dinimbol niya ito, galingong sa hilitutong sa simbahan. Ikatatlo, may ginahatag siya sa simbahan. And that is faithfulness. There are three areas once you say you are faithful. Your time, your talent, and your what? Treasure. Tatlo katina. Time, talent, and treasure. And that is the measurement of faithfulness. Okay, so I hope we're going to look at this one. Okay. Conclusion. Binkupya Manila. Ako na natari. I-challenge lang ato ang kawalingon sa sinayin na ako. May pagsalig ka bala kay Kristo Jesus buko sa inyong kasinasan. Ipili mo na sa inyong kapamangkot. May pagsalig ka 100% sa Diyos. Which also